Nang napabalita ang pagpapadala ng China ng mga bombers sa South China Sea, sinabi ng palasyo na wala umanong banta sa seguridad sa pinag-aagawang teritoryo. Ang detalye mula sa aming senior correspondent na si Ina Andolong. Ina? Thank you. Kinababahala raw ng Malacañang ang balitang mayroon ng bombers ang China sa ilang disputed areas sa South China Sea. Pero wala pa rin plano ang gobyerno na direktang manawagan sa China para itigil ang kanilang militarization sa mga lugar na ito. Sa halip, binalikan lang kanina ni Presidential Spokesman Harry Roque ang isang joint declaration na pinirmahan ng ASEAN. Ang joint declaration na ito, pinapahalagahan ang non-militarization at self-restraint sa mga aksyon na maaaring makapagdulot raw ng tensyon sa West Philippine Sea. Ani Roque, sapat na daw itong statement na ito dahil suportado ito ng lahat ng miyembro ng ASEAN. At dahil dito, unnecessary na raw na magkaroon pa ng direct statement ang Pilipinas sa China. Sa gitna ng panawagan ng ilan na dapat raw i-convene ni Pangulong Duterte ang National Security Council dahil sa napapabalita mga bomber ng China, ani Roque, nasa Pangulo na raw ang desisyong ito. Pero sa ngayon, wala pa raw silang nakikitang immediate threat. At lalo na't hindi raw threat ang tingin ng Pilipinas sa China dahil na rin daw sa newfound friendship ng dalawang bansa. Wala mang public at direktang mensahe ang Pilipinas sa China patungkol sa issue na ito, idiniin ng Malacañang, tatalakayin naman raw ng gobyerno ng Pilipinas ang usaping ito sa susunod na bilateral consultative meeting na regular na ginaganap sa bagitan ng dalawang bansa. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Ina Andolong. At sa